Ayan po ang dalawang ibon, nagpapatuyo sila ng kanilang mga balahibo, no? Katapos lang nila maligo. So yan, mapapansin ninyo. Ayan, sige, magpatuyo lamang po kayo ng buhok. Ayan, lipad. Ayan, sige, tutulog na ang mga ibon, ano? So ito siya. Ayan, pumupwesto na sila, guys. So ito yung ipon na yan, matutulog na siya kasi ayan, lumidilim na. Ayan siya, matutulog na siya, no? Nakikita nyo ba yan? Ayan siya, nasa ibabaw siya ng ng tangkay ng dates, ano? So ayan, makikita nyo may isa pang dumating. So ayan, dyan naman siya pumesto. Ayan yung kanyang pwesto, guys, yung ibon. Dilim na, kaya ayan, gahanap na sila ng kanilang masisilungan para matulog, no? Ayan, so ito, marami sila. Mapapansin ninyo, ayan yung mga ibon na yan. So nandito na sila sa areyang yan, o diba? So marami sila, guys, pag ganitong oras, kita nyo dumadapo na sila sa mga puno ng dates para magpahinga rin. Ayan, tapos na naman ang kanilang maghapon, ano? Ayan, so makikita nyo dyan ang mga ibon na yan. So ayan, madilim na. So naririnig nyo lamang po ang mga huni ng ibon na yan. Ayan, at sila po'y magpapahinga na, guys. Ayan, kanina pa siya dyan, so siguro dyan na siya pupwesto, no? Meron pang iba, ayan pa. Ayan pa, o naglalaro pa siya. Siyempre kung may ibon, may nag-aabang ding pusa. Ayan, oh, yung pusa sa mga nahulog na ibon. Ayan, bumalik siya. Papatuyo ka rin ng buho. Ang balahibo pala, ayan. Oh. Diba? Oh, yan ang